Naggalasingan hanggang sa nagkahubaran na kami ng aking kaibigan. Madalas, pinagsisisihan natin ang mga pagkakamali natin. Tatanungin natin, bakit natin ginawa? O kaya, sasabihin natin, sana hindi ko na lang ginawa. O sana, hindi na lang nangyari. Masasabi ko na isa ako sa mga hindi pangkaraniwang taong kahit kailan ay hindi magsisisi sa nagawa kong pagkakamali. Bagkos, magiging proud pa ako sa nagawa ko. Mali man ang aking naging paraan, pero tama naman ang naging kinahitnatan. Gusto ko lang ibahagi kung paano ako nabago ng isang kamalian. Kamalian kahit kailan, hindi ko malilimutan. Itago niyo ako sa pangalang Pat. At ito ang aking secret file. Meron akong best friend na itago natin sa pangalang Chris. Matagal na kaming magkaibigan. High school pa lang. Sa kasamaang palad, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ng high school. Siya naman, nakagraduate ng high school at nakapag-aral pa ng vocational course. Maganda si Chris. May ibubuga, kumbaga. Maganda ang mukha at maganda rin ang katawan. Biniro nga niya ako dati nung high school na kapag wala daw siyang matagpo ang lalaki na pwede niyang pakasalan, kapag tumuntong siya sa edad na 35, kung pwede ako na lang daw. During that time, ang tanging naisagot ko lang sa kanya ay, hindi ikaw ang tipo ko. Nagtawanan lang kami noon. Pagkatapos ng mga ilang pang araw, mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin. Kahit hindi na kami magkaklase, ay mas naging close kami. Dahil parehas kaming independent. Walang mga magulang, tanging mga kaanak lang ang kumupkup sa amin. Hanggang sa nagdesisyon kaming kumuha ng apartment habang siya ay nagtatrabaho sa isang supermarket. At ako naman ay nagtayo ng maliit na karinderya sa garahe ng mga pumapasadang UV Express. Naging magkasangga kami ni Chris sa lahat ng aspeto. Kapag may mga nangaaway sa kanyang kapitbahay, to the rescue ako. At kapag ako naman ang nangangailangan, gipit ako. To the rescue naman siya. Naging matatag ang pagkakaibigan namin. May love life siya. At itago natin sa pangalang Bonbon ang kanyang iniirog. Mag-aanim na buwan na sila noon nang biglang nahuli nito si Bonbon na may kahalikan sa isang bar sa Makati. Bigla daw silang nagkayayaan ng mga kasamahan niya sa trabaho, sa supermarket, at napuntahan nila ang isang bar sa Makati kung saan nakita niya at nahuli niya na may kahalikan ng jowa niya. Nang malaman ko yun, aba, iyak ng iyak ang kaibigan ko. Sobrang depressed nun ni Chris na hindi mo siya makakausap. Isang tanong, isang sagot. Kaya nga, nangayayat ito ng nangayayat. Pero,
hindi ako nawalan ng pag-asang malalagpasan niya kung ano man yung pinagdaraanan niya. Kung ano-anong mga jokes ang binabato ko sa kanya. Nilalabas ko siya, dinadala ko kung saan-saang lugar. Basta dinadala ko nga siya paminsan sa mga bars na tiyak, matutuwa siya. Hanggang sa unti-unting bumabalik yung Chris na kilala ko. Hanggang sa success, naka-move on na ang best friend ko. Take note ha, mahal ko lang talaga ang kaibigan ko. At wala na akong maramdamang kahit ano pang hihigit sa nararamdaman kong pagmamahal sa kanya bilang kaibigan. Oo, kaibigan lang talaga ang pagmamahal at pag-aalagang nararamdaman ko sa aking best friend. So, yung kaibigan ko, single. At ako naman, single din. Gusto ko kasi, single lang ako. Tapos, landi-landi lang on the side. Ayaw ko kasing mahututan. Kasi matarino rin ako pagdating sa paghawak ng pera. Isang gabi noon, magkatabi kami ni Chris sa higaan sa apartment. By the way ha, hindi na bago sa amin ni Chris na matulog ng magkatabi kahit pa magkaiba ang kasarian namin. Bukod sa masikip sa apartment, wala namang mali siya sa amin kahit pangangang makita ko siyang nakapanty at bra. Noong gabing yun, yumakap sa akin si Chris ng sobrang higpit at nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa ko para sa kanya. Eh hindi na rin yun bago sa akin. Kasi madalas naman talaga kaming magyakapan. At may mga emo moments talaga kami. Tulad na lang nung sinasabi niya na kapag namatay daw siya, gusto niya, nandun daw ako sa tabi niya. Tapos ako, sabi ko sa kanya, kapag namatay ako, gusto ko lahat nakaputi. Tapos gusto ko maayos yung itsura ko, yung tipong mala Beyonce. Cause I wanna die beautiful. Ganun. Tawang-tawa siya sa akin sa tuwing nasasabi ko yun. Ilang minuto pa, sabi niya, mag-inom daw kami. Mag-celebrate daw kami dahil meron daw siyang bagong manliligaw. Ilang minuto pa daw, darating na yung manliligaw niya sa apartment. At okay na nga ang mga iinumin namin. Dumating na yung manliligaw niya. At itago na lang natin siya sa pangalang Robert. Mabait naman yung lalaki. In fairness, malinis tingnan at mukhang mabuting tao. Bumulong ako kay Chris ng, "Girl, mukhang okay si kuya." At sumagot din siya sa akin ng pabulong na, "Shh, quiet ka lang dyan, bish." Masaya kaming tatlong nagkwekwentuhan nang maramdaman ko ang kakaibang hilo sa tanang buhay ko. Pasensya na sa mga nakakarinig at nakakabasa, pero meron kaming tinake nung gabing yun. Dahilan para mas maging nasa alapaap kaming tatlo. Sinabayan pa ng traidor na inumin namin. Ilang segundo pa, nang makailan kami na inumin, nakita ko na lang na dumapa at natulog na ang manliligaw ni Chris na si Robert. Gumawa ako ng ingay ng pagkalakas-lakas. Pero hindi pa rin to nagising. Sabi ko, "Hoy! Mahina ka pala! Bangon!" Wala pa rin epic. Si Chris naman, tawa ng tawa. At para bang sisisa, kain ng pulutan namin habang tuloy-tuloy pa rin sa pag-iinom. Sobrang init ng pakiramdam ko nun. Nang bigla akong hinarot ni Chris at pinaghahalikan. Nakaramdam ako ng sobrang pag-iinit sa katawan. Kinaumagahan, pagkagising ko, hindi ko maibaho ng ulo ko. Ang sakit.
Pero ang mas masakit dito ay ang mapansin ko na nakahubad ako. At hindi lang ako ang nakahubad. Pati si Pat. Ang best friend ko. Si Chris. Tanging ang kumot lang ang bumabalot sa aming hubad na katawan. Si Robert naman, nakita ko, katabi ni Chris, nakabihis pa. Plakdang-plakda. Oo, tatlo kaming nagkalasingan. At tatlo kaming natulog sa higaan. Ang posisyon namin, si Robert, si Chris, at ako. Nagkalasingan hanggang sa nagkahubaran na kami ng aking kaibigan. Hindi ko akalain at hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. At pumatol ako sa isang babae. Hindi ko matake. Becky ako. Bading ako. Bakla ako. Pusong babae ako. Kahit nga makita kong nakahubot-hubad tong best friend ko, hindi ko papatusin yun, no? Pero bakit ko nagalaw ang kaibigan kong si Chris? Sa pagkakaalala ko pa, ako lang yata yung nakipagbakbakan kay Chris. Si Robert kasi, natulog agad eh. Ilang segundo pa, ay nagising si Chris at natawa sa pagmumukha ko. Sa itsura namin, hindi ko na kinaya, hindi ko mati, kaya naiyak na ako. Gusto kong sumuka at magpaturok ng anesthesia para wala na akong maramdaman. O kaya naman gusto kong iumpog ang sarili kong ulo para makalimot ako sa lahat ng mga naganap kagabi. Sabi ko, walang niya ka? May maitim na bala ka pala sa akin, besh? Sagot naman ni Chris, wala. Sadyang nadala lang ako ng kalasingan. Pero, kau nga dyan, ang saya-saya mo nga kagabi. Dagdag niya pa. Sagot ko sa kanya, mabuti sana kung lalaki ka. Siguro iniisip ko nung pagkakataon na yun, lalaki ka. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Tinatawanan niya lang ako habang umiiyak ako. At buti na lang, hindi magising-gising itong si Robert, yung manliligaw niya. Grabe yung tama nun. Hahawakan pa nga sana ako ni Chris, kaya lang bigla ko siyang iniwasan. Naiinis pa rin ako sa kanya. Dali-dali kong kinuha yung mga damit ko at sinuot. Pero kung sa bagay, hayaan ko na nga lang. At least, na-experience yan na lang. Ilang araw pang lumipas, sinagot na niya si Robert. Walang kaalam-alam si Robert sa nangyari sa aming dalawang mag-best friend. Hindi naman siya nakakahalata, pero hindi naman dapat siya mag-alala. Dahil never in my life sumagi sa isip ko na agawin sa kanya ang best friend ko. Ibugaw ko pa siya sa lahat ng mga lalaki. Isama ko pa yung sarili ko na ibugaw sa mga lalaki. So, ang nangyari, same pa rin kami ng treatment ni Beshi ko. Landi dito at landi pa rin ako doon. Masaya na ako doon, no? Si Chris naman, ang best friend ko, masaya na rin sa buhay. May mga pagkakataon nga na kay Robert na siya umuwi at hindi sa apartment namin. Ilang buwan pang lumipas, nakita kong nagsusuka si Chris sa banyo. Matamlay, parang may sakit. Nadatnan ko siya doon sa loob ng banyo. Kaya tinanong ko siya kung may sakit ba siya o kaya naman nag-inom ba siya kagabi. Napanganga na lang ako nang sabihin niya sa akin na
Besh, buntis ata ako. Sa'yo to. Mangiyak-ngiyak ako. Parang pakiramdam ko, ako na si Nora Honor. Parang gusto ko na maging drama queen. At oo nga, naisip-isip ko, parang napapansin ko na medyo nananaba na si Chris. Nagiging antukin. Tapos minsan parang wala sa sarili, mainitin yung ulo. Totoo kayong buntis siya? OMG. Nung araw din na yun, sa sobrang kaba ko, bumili ako ng PT. At confirmed, 2 linya ang lumabas. Hindi pa kami nakontento at pumunta kami sa kakilala naming OB-GYN. Confirmed! 12 weeks pregnant na siya. Halos mahimatay ako nung nalaman ko. Tanong ko kay Chris, sure ka, bitch, sa akin yan. Sagot niya sa akin, oo, bakla sa'yo to. Umiiyak na ako. Tapos sabi ko sa kanya, anong plano mo? At sagot niya, edi, sabihin kay Robert na may anak tayo. Pero besh, may plano pa ako mag-abroad, di ba? May plano pa kaming mag-abroad. Sa isip-isip ko, buhay ko nga, hindi ko pa maayos eh. Tapos bubuhay pa ako ng isa. My gosh. Pero syempre, nananaig din sa puso ko yung pagmamahal sa bata. Kahit hindi ko pa nakikita, masaya naman din ako. Pananagutan ko, besh. Akin na lang yung bata, ha. Pagpatuloy mo ang mga pangarap mo. Mag-abroad ka. Ituloy mo yung pag-abroad mo. Ituloy ninyo yung buhay ninyo ni Robert. Sabi ko. Hindi ko alam sa kung anong dahilan ko nasabi yun. Maya-maya pa ay pumatak na ang luha ni Chris. Niyakap niya ako ng mahigpit at sabi niya, salamat talaga, besha. Natayo kaming dalawa. Parang baliw na nag-iiyakan. Alam ko na dati pa na mataas na ang pangarap ni Chris. Alam ko rin na gusto niya na talaga mag-abroad. At gusto nitong magkapamilya sa mapapangasawa niya. At alam ko na mahal niya si Robert. Ilang araw pa ang lumipas, napagdesisyon na namin na humarap na kay Robert at sabihin ang katotohanan. Nagalit si Robert. Ilang araw niyang hindi kinausap si Chris. At sa mga pagkakataong yun, nasa tabi niya ako palagi. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa pinto ng apartment. Binuksan ko ang pinto at ang tao na kumatok ay si Robert. Si Chris, tanong niya. Bumili lang saglit sa tindahan, sagot ko. Nag-usap kami ng masinsinan nun. Nalaman ko na kinailangan niya na lumayo para makapag-isip-isip. Nalaman ko na mahal niya ang kaibigan ko at handa niyang tanggapin kung sino man si Chris at kung ano pa man siya. Sabi ko na lang, kunin mo na yung kaibigan ko. Sama mo na sa ibang bansa. Pero pwede bang sa akin na lang ang bata? Matagal siyang nag-isip. At sinabi niyang irerespeto niya ang desisyon ko at desisyon naming magkaibigan. Hanggang sa ilang buwan pa ang lumipas, naging masaya kaming tatlo. Nanlalalaki pa rin ako. At nakakatawa nga yung moment na manganganak na si Chris. Tinatanong ng doktor kung sino ang ama. Biruin ninyo.
Naka-dress ako ng pambabae. Naka-headband na color pink. Naka-lipstick ng pungent red. At naka-blush on pa. Ang sagot ko sa doktor, ako po. Hindi makapaniwala ang doktor na ako ang ama. Pero kiber lang. Isa na siguro yun sa pinakamasayang araw ng buhay ko. 5 taon nang lumipas, wala na akong kasing saya sa presensya ng anak ko. Nasa abroad, Canada, sina Chris at Robert. Masaya na sila doon at meron na silang 3-year-old na anak. Nagkakausap pa rin kami, nagkakumustahan sa video call, at nagpapadala din sila ng pera para sa gastusin ng anak namin ng best friend ko. 5 years old na siya, si Patrick. Makulit, pero wala na akong mahihiling pa. May mga boylet ako, pero nai-stress lang ako. Lagi lang akong nasasakta. Kaya, masaya na lang ako na nanay ako. Naitay ako. Hindi man typical at ideal ang kwento ko. Pero masasabi kong may mga bagay na sa maling paraan natin nakukuha. Pero minsan, sa kalaunan, nagiging tama ito. At kung anak ko naman ang naging resulta ng aking pagkakamali, masasabi kong yun ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay ko. Ako ang tatay/nanay na si Pat.